Wala akong sinasabing Secretary joke, no? Although yung sa pagtanong ni Congressman Suarez, inamin niya na kamag-anak niya pala. Balae niya, dalawa, tumatakbo ng alkalde sa probinsya ng Sorsogon. At doon din nais kong paalam sa inyo, at hindi namin nasabi ito kagabi, dahil ang pinag-uusapan na yung mga bumabagsak na proyekto sa Sorsogon na wala raw alam si Secretary Jokno, paalam ko lang sa inyo, itong kasalukuyang taon, champion ng Sorsogon, 10 billion ang bumagsak doon. So, 2018, 10 billion. At hindi pa nakontento, 6 billion naman ang nasa budget na nakapapaloob dun sa minamadali na gusto niyang ipasamuli ng agaran, 6 billion ang nakalaan na naman para sa Sorsogon. So nakita na natin yung nangyari, pag minamadali yung budget, napupunta lang sa isang kontraktor. Sorsogon province, dalawa lang ang distrito nun. Maliit lang siyang probinsya. At yung isang balae niya is currently the incumbent vice governor. Kaya pag vice governor ka, sakop mo yung buong probinsya, hindi lang isang distrito. Siguro, tingin ko hindi ka panipaniwala. At kung susumadahin mo lahat ng mga natuklasan sa ating question hour kagabi, na tilang gusto pang ipagpatuloy pa ni Secretary Jokno sa pamamagitan ng special session, isa-isay natin. Unang-una, yung pag-control sa savings. Inamin niya na siya. Na siya mismo ang nagpumipirma nun. At wala nang iba. Pangalawa, yung 75 billion. Nagkamali pa nga pala kami. Hindi 51. 75 billion pala na insertion na siya lang ang nakakaalam. Policy daw nung kabinete, meron bang policy na yung implementing agency walang kamuang-muang? Sila yung mag-i-implement eh. Dapat yun ang una mong kakausapin. Una-una kung kaya ba niya nung departamento na yon, at nandun ba sa mga prioridad nila yon. Pangatlo, yung pag-deny ni Secretary Villar na may alam siya ron sa 75 billion na sinasabi. Malaking bagay yon. At hanggang ngayon, kausap ko kanina si Secretary Villar, and he still stands firm na talagang hindi niya alam yon at hindi niya kaya depensahan yung bagay na yon. Pang-apat, yung statement kanina ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na gagawa raw ng bagong opisina para balangkasin yung pag-distribute ng budget sa buong bansa. So nagpapakita, inaamin nila na may mga anomalya at mga maling pag-distribute na allocation. Kaya nga siya mismo na panukala niya yun. At ang panghuli, of course, yung pag-admit ng relasyon sa mga kandidato. So, isama mo lahat to, isa lang pupuntahan ito. Isang departamento lang. DBM lang.